Maraming maapektuhan sa buhay ng isang tao kung hinahayaan itong mangibabaw ang panghihina ng loob o discouragement. Ang pakiramdam ng pagkabigo at kawalan ng pag-asa ay nakakapagpaalis ng kasiglahan at pag-asa makakamtan ang mga pangarap. Nagiging hadlang din ito para gawin ng tama dahil ayaw nang harapin ang kasalukuyan. Nakakahawa din ang panghihina ng loob at nakakapagpahina ng pananampalataya. Ang problema dito ay tuwing nanghihina ang ating loob ay naghahanap tayo ng aliw. Kaya lamang ang kaaliwan na pinipili natin ay pagtakbo mula sa kinakatakutan at hindi sa paraan na haharapin natin ang ating takot ng may katapangan. Kaya kapag nangyayari ito, ay nagkakasala tuloy tayo ng kawalan ng pananampalataya. Marahil ikaw ay pinanghihinaan ng loob patungkol sa iyong pinansyal na kalagayan o kaya sa iyong pisikal na kalusugan o kaya ay nanghihinaan loob mo dahil sa nangyayari sa iyong relasyon at nakahanda ka na sa mga oras na ito na sumuko at huwag nang maniwala. Panoorin mo itong video na ito hanggang huli upang malaman mo ang 7 paraan kung paano mapapalitan ng bagong kalakasan ang panghihina ng iyong loob. Magandang araw ulit mga ka-WOTGY. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin ay ako po si Kuya Mike at nagagalak akong makasama kayong muli dito sa channel natin na lumalabas every Sunday 9 a.m. Salamat po sa mga nagsishare ng ating messages sa Facebook at YouTube linggo-linggo. Kayo ay partner namin sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sa simpleng pagsishare nyo ay maraming buhay ang nagbabago dahil sila ay nagkakaroon ng bagong pag-asa sa buhay. Ang message natin ngayon ay galing sa isa sa mga hinahangaan kong pastor. Siya ay si Rick Warren. Kung dahil sa bigat ng dinadala mo ngayon ay hindi mo na alam kung ano ang iisipin mo, hindi mo na alam kung ano ang paniniwalaan mo o gagawin mo, ay matuto tayo kay David na nasa ganitong kalagayan din siya nung panahon na iyon, nung sinulat niya ang Psalm 42:5. Sabi niya, "Bakit ba nanglulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupuri pa ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang mukha." Sabi ni David sa sarili, "Bakit ka ba nanlulumo o pinanghihinaan ng loob?" And then sinagot niya yung sarili niyang tanong, "Umasa ka sa Diyos." Wow, napakaganda. Anong ginagawa niya? Inaalis niya yung focus niya sa problema o failures o anumang bagay na nagiging sanhi ng kanyang panghihina ng loob at binabalik niya yung focus niya mula sa problema papunta sa Diyos na tapat at nagmamahal sa Kanya. Sabi niya, "Umasa ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. Huwag sa iyong kakayanan." Marahil sinasabi ni David sa sarili, "Huwag ka tumingin sa limitasyon mo bilang tao. Patungkol sa kaya mong gawin kung hindi tumingin ka sa kapangyarihan ng Diyos na nakahandang tumulong sa iyo." Ang problema kasi kadalasan, kapag may discouragement tayo ay sa negatibong paraan natin kinakausap ang sarili. Mahina ka talaga. Wala ka ng pag-asa. Walang nagmamahal sa iyo. Wala kang silbi. Kaya dapat mamatay ka na. No, this time ibahin mo na ang sinasabi mo sa sarili. Pangaralan mo siya at pagsabihan na umasa sa Diyos dahil mahal ka niya at maganda ang plano niya para sa iyo. So pag-aralan natin kung paano natin malalampasan ang panghihina ng loob sa pamamagitan ng magagandang halimbawa na pinakita sa atin ni Pablo. Alam niyo kung meron mang may karapatang manghina ang loob ay si Pablo na yon. Sabi sa 2 Corinthians 11:23-27, "Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila, makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan namang binato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsan maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod.
malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lang maibalabal. Alam nyo kung ginagawa nyo ang kalooban ng Diyos, gaya ni Apostol Pablo, pero dumadaan pa din kayo sa matinding challenges ng buhay, ay meron ka na sigurong karapatan na magreklamo. Kaya lang hindi ganoon si Pablo, bagkus binigyan niya pa tayo ng halimbawa kung paano paglalabanan ang discouragement sa buhay. So paano natin mapaglalabanan ang discouragement? Number one, never forget how much God loves you. Huwag mo kalimutan kung gaano ka kamahal ng Diyos. Ang katotohanan ay dahil sa tagal na nating naging Kristiyano, ay na-immune na tayo dito. Hindi na nga natin pinapansin ito at di na din tumatalab sa atin ang katotohanan na mahal tayo ng Diyos. Sa buong buhay mo siguro, linggo-linggo sa sermon, ay parati mo nang naririnig na mahal ka ng Diyos. Kaya lang hindi mo to nararamdaman o nararanasan. Kapag hindi mo nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, ay hindi mo din ito mararamdaman mula sa puso mo. Kaya ang resulta ay nagsisimula ka na ma-discourage. Kaya kailangan mo laging ipaalala sa iyong sarili ang kaawaan ng Diyos sa iyo. Sabi sa 2 Corinthians 4:1, dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito, kaya't hindi humihina ang aming loob. Sa buong chapter na ito, bagamat may kahirapan at pag-uusig laban sa kanila, ay paulit-ulit ang mensahe ni Pablo na hindi sila nawawalan ng tapang na ipamalita ang salita ng Diyos dahil tinanggap nila ang kahabagan nito. Sabi niya, hindi ako nadi-discourage dahil naaalala ko ang habag sa akin ng Diyos at naaalala ko ang biyaya niya sa akin. Kapag nakafocus ako dito, ay napapagtagumpayan ko ang panghihina ng loob. Siguro sinasabi niyo, parang hindi naman ako makarelate. Totoo ba yung habag na yan ng Diyos? Well, alam mo, lahat ng kailangan natin sa buhay ay nagmula lahat sa regalong habag ng Diyos sa atin. Kung hindi dahil sa kanyang habag, ay patay na sana tayong lahat. Yung hininga mo, kalakasan, kakayahang mag-isip, yung cellphone na hawak mo ngayon habang nanonood ka, yung bahay mo, yung trabaho mo, at iba pang meron ka, ay bunga lamang yan ng habag ng Diyos sa iyo. Ano ba yung habag o mercy? Ibig sabihin ng habag ay ibinigay sa atin ng Diyos kung anong kailangan natin at hindi kung ano ang dapat nating tanggapin. Ang dapat nating tanggapin ay kaparusahan dahil hindi naman talaga tayo naghahanap sa Kanya. Ang habag ay alam ng Diyos ang lahat ng gagawin mong kamalian sa buhay, pero hindi pa din siya nagdalawang isip na likhain ka. Ang habag ay alam niya ang lahat ng kasalanan na ginawa mo in the past at gagawin pa lang sa future, pero minahal ka pa din niya. Kung alam lang ng asawa mo ang lahat ng iniisip mo, malamang hindi ka niya pakakasalan. Pero ang Diyos, ang lahat ng kalokohan, ang lahat ng pinlano mo sa buhay ay alam niya, pero mahal ka pa din niya. Para kay Pablo, sa tuwing panghihinaan siya ng loob, ay aalalahanin niya lamang ang habag at pagmamahal ng Diyos sa kanya. At ito na ang magbibigay muli ng kalakasan sa kanya. Sa kabaliktaran naman, ay kapag ang tingin mo naman sa Diyos, ay parang pulis na laging hinuhuli lamang ang mga pagkakamali mo. Oy, pangatlo na yan! Ayan ka na naman. O ito ang listahan ng kasalanan mo ngayong araw na to. Ito yung number 1, number 2, number 3. Pag ganun ang tingin mo sa Diyos, ay talaga madi-discourage ka sa buhay. Sa halip, ay alalahanin mo na lamang na likha ka ng Diyos para mahalin. Kaya nga, ang unang purpose ng buhay mo ay hindi para gumawa ng mabuti o mahalin ng Diyos o mahalin ang kapwa mo. Kung hindi, ang purpose mo sa buhay ay hayaan mong mahalin ka ng Diyos. Tanggapin mo ang Kanyang pagmamahal sa iyo. Bakit? Because we cannot give what we don't have. Hindi mo kaya magmahal sa Diyos at sa kapwa mo tao kung hindi mo muna tinatanggap ang habag at pagmamahal ng Diyos sa iyo. Sabi sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Kaibigan, hinahayaan mo bang mahalin ka ng Diyos? Kailan mo na-appreciate ang lahat ng biyaya at habag ng Diyos sa iyo? Kailan mo huling binilang ang blessings ng Diyos sa iyo? Kailan ka huling nagbasa ng Biblia upang namnamin ang mga pangako niya sa iyo? Kapag hindi mo ito ginagawa, ay siguradong mai-insecure, matatakot at madi-discourage ka sa buhay. Bakit? Dahil hindi ka nakababad sa Kanyang pagmamahal at presensya. Samantalang pag ninanamnam mo ang pagmamahal niya sa iyo, ay marirealize mo na hindi mo kailangan patunayan ang halaga mo sa Kanya o sa ibang tao. Hindi mo kailangan maging biktima ng performance cycle trap. Kailangan ko mag-perform upang mahalin ako o para magustuhan ako at dumami yung followers ko. Ang problema sa ganitong mindset ay kahit kailan walang sasapat na performance ang pwedeng mag-please ng lahat ng tao.
magkakamali at magkakamali tayo. At pag nangyari yun, ay madi-discourage tayo kasi merong isang taong nag-dislike sa post mo o merong kritiko na nag-bash sa'yo sa social media. Alam nyo, kung ito din ang mindset ko, ay malamang tinigil ko na yung vlog na ito the moment na may nag-dislike o nag-comment na hindi maganda. Kaya lang, ang goal ko ay hindi i-please ang mga tao o magparami ng followers o likes. Ang goal ko ay ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa iba dahil ako mismo ay nakatanggap ng habag at pagmamahal niya. So, paano natin mapapagtagumpayan ang panghihina ng loob? Number one, never forget how much God loves you. And number two, never fake it. Huwag ka magpanggap. Be yourself. Maging authentic ka. Kailangan mong isabuhay kung ano ang unique na disenyo sa iyo ng Diyos. Nakakapanghina kasi ng loob at nakakapagod ang laging nakamaskara. Bakit? Kasi natatakot ka palagi na baka matuklasan nila kung sino ka talaga. O kaya iniisip mo na baka hindi ka na mahalin ng Diyos. Kaya nagpapanggap ka sa paggawa ng bagay na hindi naman nauukol para sa'yo. Hindi ka ginawa ng Diyos para maging kagaya ng ibang tao o maging magaling sa lahat ng expertise o talent ng iba. Alam mo, pagdating sa langit ay hindi naman sasabihin ng Diyos sa'yo, bakit hindi ka naging kagaya ng kapatid mo, o ng tatay mo, o kaya ng pastor mo? Kahit kailan, hindi ka susumbatan ng Diyos kung bakit hindi ka naging ibang tao. Kaya nga, nakakaluwag ng dibdib na hindi ko pala kailangan maging isang Billy Graham o Pastor Peter Tanchi. Kasi kung ano lang ang binigay niya sa akin, ayun lang ang ine-expect niyang maging ako. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 4:2, tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi kami nanuloko ng mga tao at hindi namin pinipilit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan naming ipinapangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos. Kaya't handa kaming pahatol kanino man. Sabi ni Pablo ay hindi kami nanluloko o nagpapanggap at handa kaming pahatol kanino man. Hindi kami nagpapahanga ng tao na para kaming pantas sa salita ng Diyos. Kung hindi kung ano lamang ang totoo, ayun ang aming pinapangaral. Alam niyo, ang isang nakaka-discourage ay ang pagpapanggap na isa kang spiritual na tao at mukhang hindi ka na nagkakasala. Tapos ang palaging sinishare mo lang pag may fellowship ay ang mga victories mo, pero ang failure ay tinatago dahil iniisip mo na ire-reject ka at bababa ang tingin ng mga tao sa'yo. Kaibigan, mapapagod ka sa pagpapanggap at masasanay kang irrationalize ang mali para ka lamang magmukhang matured at spiritual. So, totoo lang, hindi mo kailangan maging perfect para mahalin ka ng Diyos at tanggapin ng tao. Kailangan mo lamang maging totoo. Meron kaming kasama sa trabaho at kasama pa namin sa pinangungunahan ko na Bible study. Just recently, ay may problem kaming na-encounter at nakapagtaas ako ng tono sa kanya. And the Lord rebuked me. Ang temptation sa akin ay mga tuwiran. Lord, tama naman ako, di ba? At hindi naman ako nagsabi ng bad words. Medyo umangat lang yung boses ko. Pero sabi ni Lord, hindi pagpapakita ng pagmamahal sa kanya ang tono ng boses mo. Dumalabas na mas mahal mo ang negosyo mo at mas mahal mo ang sarili mo kaysa sa kanya. Kaya't nung araw din na yon ay nagpakumbaba ako at nag-apologize sa tao na iyon. Kailangan natin maging totoo dahil kung palagi tayo magpapanggap ay may stress lang tayo palagi. Lagi ka nalang mangangamba na baka madiscover nila ang tinatago mo. Tapos hindi mo din kailangan maging perfect para ka i-bless ng Diyos. Ang kailangan mo lang ay maging transparent. Alam ng mga taong nakapaligid sa akin na hindi ako perpekto. At alam nilang hindi pa tapos ang Diyos sa paghulma ng aking ugali. At ganun din naman na hindi ko ina-expect na maging perfect din sila at pagsabihan na Kristiyano ba yan? Bakit niya nagawa yan? Kung hindi, naiintindihan ko na lahat kami ay nangangailangan lumago sa area ng pagmamahal sa kapwa. So, paano natin mapagtatagumpayan ang panghihina ng loob? Number one, never forget how much God loves you. Number two, never fake it. And number three is remember that it's not about you. Tandaan mo na ang buhay mo ay hindi patungkol sa'yo. Kapag tayo ay palaging nakafocus sa sarili, ay madi-disappoint tayo at madi-discourage. Kapag iniisip mo na ikaw ang sentro ng universe at ginawa ang mundo para sa'yo, ay magriresulta ito ng kayabangan, pagiging matatakotin at pagkamuhi sa iba. Bakit? Kasi iniisip mo na ang lahat ng sinasabi at ginagawa ng iba ay patungkol sa'yo. Binibigyan mo ng mali siya ang lahat ng sinasabi ng iba, kaya ka madaling masaktan. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 4:6, hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kung hindi si Kristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus.
Sabi ni Pablo, ginagawa namin ito hindi dahil sa aming sarili, kundi para sa Panginoong Jesus. Ang layunin ni Pablo ay hindi para ipromote ang sarili, kundi para itaas ang Panginoong Jesus. Ang pinapahayag nila ay hindi ang kanilang mga kakayahan, kundi ang kakayahan ng Panginoong Jesus na kumikilos sa kanila. Ang kultura ng mundo natin ay baliktad at sinasabi na ang buhay ay patungkol sa iyo. Gawin mo ang gusto mo. Kung saan ka masaya, suportahan kita. Karapatan mo yan. At dapat lang na meron ka niyan. You are the best. Ikaw na. Kahit sa mga advertisement ay nagsasabi, isipin mo ang sarili mo. Pera mo yan. Buhay mo yan. Kailangan mo yan. O kaya pangarap mo yan. Wala sa kultura natin ang nagsasabi na isipin mo ang ibang tao o sundin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Panghihinaan ka ng loob palagi kung ina-expect mo na ang mga bagay ay ginawa para sa iyo. Bakit? Dahil hindi mo makukuha ang lahat. Kaya nga tama ang motivation ni Pablo kung bakit niya ginagawa ang kanyang ginagawa. Sabi niya, at kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Hindi niya ginagawa ang pagpapagal para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos para sa kanyang kasikatan kung hindi ginagawa niya ito para sa Panginoong Jesus. Narealize ko, mas mahalaga sa Diyos ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang isang bagay kaysa sa mga nagawa mo. Mas importante sa kanya ang motibo ng puso mo kaysa sa na-accomplished mo. Kasi pwede mong gawin ang tamang bagay, pero ginawa mo sa maling dahilan. Maraming tao ang pinanghihinaan ng loob dahil nakakalimutan kasi nila ang dahilan kung bakit niya pinakasalan ng kanyang asawa. Ayoko na, hihiwalayin ko na yan. O kaya nakakalimot kung bakit niya pinasok ang ganoong trabaho. Ayoko na, magre-resign na ako. At ang malala pa ay madalas nakakalimot ang isang tao kung bakit niya binigay ang kanyang buhay sa Panginoong Jesus. Noong una ay active na active kay Lord dahil may hinihingi. Pero nung gumanda ang buhay ay nakalimot na. Bakit? Mali kasi ang motibo. Lumalapit ka lang sa Diyos dahil merong gustong hingin. Darating ang araw ay panghihinaan ka ng loob sa oras na dumaan ka na sa pagsubok. Dahil mali o nakalimutan mo ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo dati. So ang tanong ay bakit mo ginagawa ang ginagawa mo? Ay kaya ako nagtatrabaho ay para may makain ng pamilya ko. Nako, napakaganda ng iyong layunin. Pero hindi ito sapat at mabilis lang itong mapapawi kapag dumaan ito sa testing, trial, o kaya hindi sinuklian ng binibigay mong pagmamahal sa iba. At dahil dito, malamang magbabago at mapapagod ka na. Pero kung ang motivation mo ay ang pag-ibig ng Diyos sa'yo at alam mo na ang ginagawa mo ay hindi para sa'yo kung hindi para sa Kanya, ay magbabago kung paano ka mag-respond sa mga tao. Hindi ka maapektuhan kahit hindi sinuklian ng kabutihan mo. Bakit? Kasi ginagawa mo yon para sa Diyos at hindi para sa tao. Lord, sinaktan niya ako at niloko. Pero patuloy ko pa din siyang mamahalin dahil ang buhay ko ay hindi na patungkol sa akin. Kung paano mo ako minahal, ay ganun din ako magmamahal sa iba. Hindi ako panghihinaan ng loob dahil kahit itakwil ako ng mga tao, ay makakaasa ako na hindi magbabago ang pag-ibig mo sa akin. Ikaw, saan mo kinukuha ang lakas ng loob mo? Huwag mo itong kunin sa mga bagay at tao. Kunin mo ito sa Diyos na hindi nagbabago ang pag-ibig sa'yo. Life is not about you. It's about God and His good plan for you. So paano natin mapapagtagumpayan ang panghihina ng loob? Number one, never forget how much God loves you. Number two, never fake it. And number three, remember that it's not about you. And number four, I need to relax in my limitations. Ipanatag mo ang loob mo sa limitasyon na kaya mo lang gawin. Bakit? Dahil magandang pangontra ito sa discouragement. Mas madali ka kasing panghinaan ng loob kapag sinusubukan mo maging superman o superwoman. Lahat gusto mo subukan at gawin. Kahit hindi na kaya ng mental at physical mong pangangatawan, kailangan mong matutong mag-relax at maging realistic sa kaya mo lang gawin. Huwag mo piliting isolve ang lahat ng klase ng problema ng lahat ng tao dahil hindi mo kaya. Madi-discourage ka lang. Huwag kang umutang ng umutang kahit alam mong may limitasyon lang ang kapasidad mong magbayad. Huwag kang mag-umpisa ng mag-umpisang gumawa ng mga proyekto tapos sa bandang huli wala kang matatapos. Tiyak ang magiging resulta nito ay panghihinaan ka lang ng loob. Sabi ni Rick Warren, it is easier to fill your schedule than it is to fulfill your schedule. Mas madaling mangako ng mangako, pero mas madalas napapako dahil hindi tayo nakarelax sa ating limitasyon. Dahil sa pride ay ayaw nating masabihan na mahina, kaya kahit di kaya ay pinipilit. Ang problema sa paghahabol ng approval ng ibang tao ay discouragement sa bandang huli. Sabi sa 2 Corinthians 4:7,
Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang tulad ng mga palayok upang ipakilalang ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Alam ni Pablo na isa lamang siyang palayok na babasagin, marupok at may limitasyon. Kung meron man siyang na-accomplish ay hindi ito galing sa kanyang kakayahan, kung hindi sa tulong ng banal na espiritu. Kailangan mong malaman ang limitasyon mo. Ikaw ay parang palayok lamang at kung hindi kikilos ang Diyos sa iyo, ay wala ka din magagawa ng may kabuluhan. Kailangan mong magpakumbaba at tanggapin ang iyong kahinaan. Ang pagpapakumbaba ay hindi pagtanggi sa iyong kalakasan. Ang galing mo namang kumanta. Ay hindi naman, slight lang. Hindi ganon. Ang pagpapakumbaba ay pag-amin ng iyong kahinaan and at the same time, pagkilala din ng iyong kalakasan. Sabi ni Rick Warren, humility is not thinking less of yourself. It's just thinking of yourself less. Kung palaging iniisip mo kung paano ka tinitignan ng ibang tao sa pananamit at pananalita, ang tawag dito ay pride. Palagi mong iniisip ang sarili mo. Pero kung paglabas mo ng bahay, iniisip mo na kung sino ang matutulungan mo o kaya iniisip mo na kung sino ang ma-encourage mo o ma-appreciate sa araw na iyon, ang tawag dito ay humility. Bakit? Dahil you are thinking of yourself less. So, paano natin mapapagtagumpayan ang panghihina ng loob? Number one, never forget how much God loves you. Number two, never fake it. And number three, is remember that it's not about you. And number four, I need to relax in my limitations. And number five, use my pain to help others. Naalala mo ba yung mga kahirapan na pinagdaanan ni Pablo? Sabi niya, ginagamit niya ang sakit at kapighatian na iyon para sa ibang tao. Yung pagkabilanggo niya, pagkalunod sa dagat, pambubugbog sa kanya at marami pang iba. Kaya ito ang sabi niya sa 2 Corinthians 4:8-9. Kabi-kabilaan ang paghihirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kuminsay nababagabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinapabayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Grabe, no? Bakit kaya gano'n na lamang katatag si Pablo at hindi siya pinanghihinaan ng loob? Kung tatanungin natin si Pablo kung ano ang nagpapalakas ng loob niya, kung bakit sa kabila ng pagkakulong, pambubugbog, kakapusan sa pagkain at damit, halos 3 araw na palutang-lutang sa dagat at marami pang iba, pero hindi siya natinag. Ang isasagot niya sa atin ay ang verse 15. Ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo pang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Kayang tiisin ni Pablo ang paghihirap dahil meron siyang layunin o purpose. Ito ay para sa ikabubuti ng iba dahil makikilala nila ang Panginoong Hesus at sila ay magkakaroon ng kaligtasan at sila ay magpupuri sa Diyos. Sabi sa pag-aaral na ang isang tao ay kayang tiisin ng hirap kung meron itong purpose. Kung nahihirapan ka at hindi mo nare-realize ang purpose nito, ay hindi mo makakayanan itong tiisin. At eventually susuko ka. Samantalang ang isang nanay na manganganak ay handang tiisin ang sakit ng operasyon, gastos at panganib sa buhay dahil alam niyang pagtapos ng paghihirap ay masisilayan na niya at makakasama ang kanyang anak. Ang purpose ng paghihirap ni Pablo ay para sa kapakanan ng ibang tao. Kapag ginagawa mo din ito para sa iba, ay mas nagiging kagaya ka ng Panginoong Hesus na nagpakasakit sa krus. Hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para sa ikabubuti natin. Minsan ay hahayaan ng Diyos na dumaan ka sa suffering. Yes, maaari kang lumakas mula sa pagsubok na ito, pero may isa pa itong purpose. Gagamitin ito ng Diyos para sa ikabubuti ng iba. Kaya huwag mo sayangin ang paghihirap na ito. Ginamit ni Pablo ang paghihirap niya para sa kapakanan ng ibang tao. So paano natin mapapagtagumpayan ang panghihina ng loob? Number one, never forget how much God loves you. Never fake it. And number three, remember that it's not about you. And number four, I need to relax in my limitations. And number five, use my pain to help others. And number six, take time for renewal. Tuwing nanghihina ang loob mo, ay kailangan mong matutunan kung paano magpalakas ng sarili. Kapag hindi ka marunong mag-recharge at mag-refresh upang lumakas muli, ay manghihina ang loob mo at tuluyan ka ng susuko kahit ano pang ganda ng project mo. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 4:16, kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas
ay pahina, ngunit ang aning pagkataong loob ay nagbabago sa araw-araw. Ang sinasabing panghina ng pisikal na katawan nila sa salitang Griego ay unti-unting pagkamatay. Ang panlabas natin ay tatanda, mahihirapan, hihina at mamamatay. Pero ganun pa man, ang kanilang panloob na kalagayan ay lalong lumalakas. Bakit? Dahil nababago sa araw-araw. Nababago o nare-renew o nare-recharge? Tuwing kailan daw? Araw-araw. Hindi sila nagre-recharge once a year, kung hindi araw-araw. Kung ang recharge mo ay once a year, ay siguradong panghihinaan ka ng loob. So paano ba mag-renew o mag-recharge? Uumpisahan natin ito sa pagbabago ng ating isip. Araw-araw ay punuin natin ito ng mga positibong bagay na nanggagaling sa salita ng Diyos. Kailangan natin mag-recharge spiritually araw-araw sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Diyos. Ang cellphone na ginagamit mo ng ilang araw nang hindi mo chine-charge ay manghihina at mamamatay na lang. Pero babalik ang sigla nito at power kung i-coconnect mo sa charger. Kaibigan, tuwing kailan ka nakikipag-usap sa Diyos, I suggest gawin mo ito sa araw-araw. Ang mga taong nagsasabi na wala silang time ay sila yung mga taong madaling humina ang loob. Bakit? Dahil nabubuhay siya sa sarili niyang lakas. Kaya pagdating ng trials at difficulties ay madaling ma-discourage. So paano natin mapapagtagumpayan ng panghihina ng loob? Never forget how much God loves you. Never fake it. And number 3, remember that it's not about you. And number 4, I need to relax in my limitations. And number 5, use my pain to help others. Number 6, take time for renewal. At ang panghuli, focus on eternity. Ang sikreto ng kalakasan ng loob ni Pablo ay ang pagtingin niya sa mga bagay na hindi nakikita, sa mga bagay na walang katapusan. Kaya nadi-discourage ang isang tao ay dahil sa pag-focus niya sa imperfecto at limitadong mundo na ginagalawan natin. Pero kung titingin ka sa langit at titignan mo ang future mo na makakasama mo ang Diyos, titignan mo ang gantimpala na ibibigay niya sa'yo, at titignan mo ang future na mangyayari ang lahat ng mabuting plano ng Diyos sa iyo, ay mapaglalabanan mo ang discouragement. Tandaan mo na tuwing nadidiskurahe ka ay symptoms ito ng kawalan ng focus sa eternity. Kaya sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 4:16-17, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Sabi ni Pablo, ang kanyang pagkabugbog, kagutuman at pagkabingit sa kamatayan at marami pang iba ay bahagyalan daw. Grabe no, maliit lang daw yun. Kasi kung ikukumpara sa gantimpala na tatanggapin niya sa langit, ang kaligayahan na makakasama niya ang Diyos magpasawalang hanggan, ang kahit anong paghihirap dito sa lupa ay parang maliit na buti lang. Marahil sinasabi niya, kahit magkaroon pa ako ng pinakagrabing problema meron sa buong mundo ng 70 years, ay maliit lang ito dahil madaling matatapos kung ikukumpara sa kaligayahan na makakasama ko ang Diyos for trillions of years o wala nang katapusan. So from now on, huwag mo tignan ang mga panandaliang bagay na nakaka-discourage sa iyo ngayon. Bagkus ay tumingin ka sa kaligayahan ng darating na panahon na wala nang katapusan. Ituon mo ang paningin mo sa Diyos. Kilalanin mo siya upang malaman mo ang mabuting plano niya para sa buhay mo. Mag-join ka sa online Bible study group upang mas makilala mo ang Diyos. Eh wala akong time, ang dami kong problemang dapat kong asikasuhin. Hello, araw-araw may bagong problema. Hindi darating yung time na mawawalan ka nito. Hindi ko sinabing wag mo asikasuhin ang problema. Pero kung nakafocus ka na lang palagi sa kanya, ay manghihina at manghihina ka. Alam nyo, tatlong klase ang motivation na pwede nating pagkunan ng lakas ng loob. Una ay internal motivation na nanggagaling sa panloob o willpower mo o pangarap mo. Pangalawa ay external motivation na nanggagaling sa labas na nakikita mo. Pwedeng mga successful na tao na iniidolo mo o mga material na bagay na gusto mong magkaroon. Maganda ang dalawang motivation na ito. Pero ang pinakamataas na motivation ay ang eternal motivation na nagsasabi ang buhay ay hindi lang itong buhay sa lupa ngayon, kung hindi meron pa sa susunod na buhay. Sabi ni Corrie ten Boom, if you look at the world, you'll be distressed. If you look with
din, you'll be depressed. But if you look at God, you'll be at rest. Ang panghihina ng loob natin ay nakasalalay sa kung ano ang tinitingnan natin. Kaibigan, saan ka nakafocus ngayon? Saan nauubos ang oras mo? Marahil kaya ka napapagod at nanghihina ay hindi ka nakatingin sa eternity. Nagpapagal ka sa mga bagay na nauubos at nasisira, pero para sa buhay natin sa susunod ay wala kang ginagawang paghahanda. Marami kang investment dito sa lupa, pero sa langit ay wala. Kaibigan, sandali lang ang buhay natin dito sa lupa. Hindi ito yung totoong tahanan natin. Dito sa imperfectong mundo na to, ay palagi tayong madidisappoint. Kaya nga, hindi tayo dinisign ni Lord para mamalagi dito sa lupa. Magpasawalang hanggan. Kung hindi ang gusto niya, ay gugulin natin ang ating buhay kasama siya sa langit magpasawalang hanggan. Ang description sa langit ay wala ng sakit at luha. Bakit? Dahil ito ay perpektong lugar na pinaghaharian ng perpektong Diyos. So ang crucial na tanong ay sigurado ka na ba na kapag nawala ka sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit? Mas maalagang masettle mo muna ito dahil yung susunod na buhay ay wala nang katapusan. Kung gusto mong magkaroon ng kaligtasan ngayon ay ilagay mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Yesus at ngayon din ay patatawarin ka sa mga kasalanan mo at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Romans 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ilalagay mo ngayon ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus na nagbayad ng iyong kasalanan sa krus, ay mapapawalang sala ka at magkakaroon ka ng mapayapang relasyon sa Diyos. Ang ibig sabihin ay malaya ka na makakasama siya sa langit anytime na mawala ka dito sa mundo dahil napatawad na ang lahat-lahat ng kasalanan mo, past, present at future. Kung gusto mong ihayag ang pananampalataya mo sa Kanya, ay sabihin mo sa panalangin, kahit nasaan ka ngayon, ay buong sinseridad mong sabihin sa Kanya, Panginoong Jesus, inaamin ko na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako dahil buong buhay ko ay nakapokus lamang sa mundong ito at hindi sa iyo. Salamat sa pag-ako sa krus ng aking mga kasalanan at pagbayad sa kaparusahan na dapat sana ay sa akin ipataw sa dagat-dagatang apoy. Binubuksan ko ang aking puso ngayon. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay ikaw na ang magpatakbo ng aking buhay. Tulungan mo akong talikda ng aking mga kasalanan. Salamat sa buhay na walang hanggang binigay mo sa akin. Amen. Purihin natin ang Diyos na nagmamahal sa atin, na nagbigay ng Kanyang sarili para tayo iligtas. So alalahanin natin ang 7 paraan upang hindi ka panghinaan ng loob araw-araw. I-remind mo yung sarili mo sa tuwing nawawalan ka ng pag-asa. Sabihin mo, Lord, sobrang laki ng problema ko. Gusto ko nang sumuko, pero alam kong mahal na mahal mo ako at hindi mo ako pababayaan. Lord, magiging totoo na ako para hindi ako mapagod magpanggap. Dahil kahit hindi nila ako tanggapin sa kahinaan ko, alam kong tanggap niyo pa rin ako. Lord, tulungan mo akong mag-relax at manampalataya sa iyo. Tulungan mo ding gamitin ko ang sakit na nadama ako para sa iba. Kapag ginagawa mo ito araw-araw, ay lalakas ka muli dahil alam mong hindi ka na kayang pabagsakin ng problema. Dahil kasama mo na ang Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Jesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong espiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inahanihan kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ang link ay makikita mo sa description. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba na mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online Bible study. Type mo lang ang salitang join sa comment section at may magre-reply sa'yo para alamin ang araw at oras na mag-fit sa schedule mo. Kung meron ka namang katanungan o topic na gusto mong pag-usapan natin, ay mag-iwan ka lang ng mensahe sa amin at sisikapin naming sagutin ito. Kung gusto mo namang kaming kausapin o gusto mong magpa-counsel para makapagpanalangin kami sa iyo, ay mag-message ka lang sa amin o kaya ay mag-comment ka lang ng counsel at susubukan namin mag-reply sa'yo agad. God bless! Thank you.